Kumusta? Ako si Kira. Kung bago ka sa channel na ito, mag-subscribe ka na at pindutin mo ang notification bell para sa mas marami pang nginig stories. Hi sir, ako po si Francis from Baguio City. Gusto ko lang pong ibahagi ang isa sa mga hindi ko na malilimutang karanasan ko patungkol sa mga paranormal. Lumaki po ako sa pamilyang naniniwala sa mga multo o elemento. Pero sadyang matatakotin po ako at hindi ko kailanman pinangarap na makakita ng kahit ano. Bata pa lang po ako ay may mga experience na ako na hindi maipaliwanag. May mga boses akong naririnig, pero hindi ko lang ito pinapansin. Ilang beses ko ring naranasan na makarinig ng mga boses na nagsasalita. Napakalalim ng pinanggagalingan ng boses na yon. Parabang galing sa kailaliman ng balon na umi-echo pa. Kapag nakakarinig ako ng mga boses, palagi ko itong hinahanap. Pero kahit anong pagpalingaling ako, ay wala akong nakikita. Walang kahit sino, walang kahit ano sa paligid ko. At dahil nga hindi ko naman alam kung ano talaga yon, hindi ko nalang gaanong pinagtutuunan ng pansin. Iniisip ko na lang na baka guni-guni ko lamang ngayon. Itong ikukwento ko po sa inyo ay nangyari noong college days ko. Alas 12 ng hating gabi. Nakahiga ako noon sa kama habang nanonood ng mix sa TV. Nang bigla na lang may nag-flash na mga larawan sa utak ko. Mukhang luma na yung mga larawan. At yung unang litrato ay larawan ng isang batang lalaki. Yung pangalawang litrato ay larawan ng isang matandang babae na may hawak na batang babae. Parehas silang nakasuot ng puti. Mahaba din ang mga buhok nila. Pero yung batang babae ay may bahid ng mga itim na marka o mantsa sa kanyang damit. Hindi ko maaninag yung mga mukha nila, kaya hindi ko sigurado kung meron ba. Simula po nung mangyari yon, madalas ko nang napapanaginipan yung dalawang babae. Yung matandang babae po ay palaging malinis ang kasuotan. Palagi siyang nakatanaw sa akin mula sa malayo. Hindi ko alam, pero hindi ko naman maramdaman na gusto niya akong lapitan. Samantalang yung batang babae naman ay punong-punungan ng itim na mantsa ang kanyang damit. Tapos palagi niya akong hinahabol. Sa panaginip ko, palagi din akong pagod na pagod sa pagtakbo. Pilit akong lumalayo sa batang babae. Pero kahit anong bilis ng takbo ang gawin ko, palagi itong nagpapakita sa aking harapan. Parang bigla na lamang siyang susulpot kapag inaakala kong malayo na ako sa kanya. Pagkakatapos ng panaginip na yon, palagi akong gumigising na pawisan at mabilis ang kabog ng dibdib. Dahil sa takot ko sa panaginip na yon, hindi na muna ulit ako natutulog. Natatakot ako na baka bumalik yung panaginip na yon, na lagi din namang nangyayari. Hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin o binibigyan ng importansya ang panaginip ko na yon, dahil pilit kong iniisip na bangungot lamang ito. Isang tanghali ay natulog ako.
Hindi pa man ako nahihimbing sa pagtulog ay bigla kong naramdaman na may unti-unting yumayakap sa akin. Pagtingin ko ay ito yung matandang babae na nakaputi na palagi kong nakikita sa panaginip ko. Hindi ko alam kung panaginip ba ito kasi nakikita ko ang sarili ko pati na yung babae na yumayakap sa akin. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap niya. Parang yakap ng isang ina. Hindi ko masyadong pinansin yon, pero nagtuloy ang aking panaginip. Nasa isang bahay daw ako na hindi ko mawari kung kanino. At sa malayo ay nakatayo yung babaeng nakaputi. Hindi ko talaga mawari kung wala ba itong mukha o kung ano. Parang katulad ng kwento ng iba sa mga multo. Pero sa paningin ko, eh hindi ko maaninag yung itsura nila. Malabo. Malabo ang paningin ko. Dahil nga sa sobrang takot ko, ay napasigaw ako sa panaginip ko ng, "Layuan mo ko! Huwag kang lalapit sa akin!" Pagkasigaw nun, ay nagising na ako. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at habol hininga ako habang nakaupo sa aking pwesto. Simula nun ay hindi ko na rin napanaginipan yung babaeng matanda. Pero paminsan-minsan ay napapanaginipan ko pa rin yung batang babae. Takot na takot talaga ako sa kanya kasi palagi siyang lumalapit sa akin. Nakakatakot din ang mga itim na marka sa kanyang damit. Hanggang sa isang araw ay nanaginip ulit ako at nagimbal ako sa aking nasaksihan. May isang madilim na kwarto at nakahiga doon ang isang batang babae na nakaputi. Bumangon ang bata at sumigaw ng sobrang lakas. At sa harap ng kanyang muka ay may isang demonyong tumatawa. Galbo at kulay pula ang balat. Itsurang tao ito, ngunit may napakalaking sungay at may matatalas na ngipin. Tawa ito ng tawa. Napakalakas. Tuwang-tuwa ito habang ang babae naman ay sigaw ng sigaw. Ang dalawang boses ay parehong nagpapalakasan sa kwarto. At ang mukha ng babae habang sumisigaw ay punong-puno ng takot. At sa kanyang mga matang halos nakaluwa na ay may umaagos na luha. Ang bibig niya ay nakabuka habang inilalabas ang napakatinis na sigaw. Nang magising ako ay ganoon pa rin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Habol-habol ko rin ang aking hininga. Takot na takot ako noon sa panaginip na yon. Dahil doon ay hindi na ako natulog pa nung gabi na yon. Matapos ang gabi na yon ay paulit-ulit ko pa rin nakikita yung batang babae sa panaginip ko. Hanggang sa hindi ko na kinaya at pagising ko ay nagdasal ako. Na lagi ko na rin namang ginagawa sa tuwing napapanaginipan ko siya. Nasabi ko nun na hindi ko na kaya. Please, lubayan mo na ako. Hindi kita matutulungan. Wala akong kapasidad para tulungan ka. Simula nun, hindi ko na nakita pa sa panaginip yung batang babae. Ayokong maniwala sa paranormal, ngunit napakarami ko ng karanasan tungkol dito na siya namang nagpabago sa aking pananaw. Matatakotin talaga ako sa mga multo, kaya lagi kong ipinagdarasal na sana ay hindi ako makakita. Hanggang dito na lang po.
Sana po ay manarate nyo rin itong kwento ko. Maraming salamat. Hello po, Boss Kira. Active listener mo po ako. At ito pong ikukwento ko sa inyo ay base sa experience ko at ng pinsan ko. Medyo madami din po kaming karanasan simula pa sa pagkabata namin hanggang ngayon sa nagkaanak na ako. Tawagin niyo na lang po akong Julio. Nung bata po ako ay sakitin po ako. Halos buwan-buwan po akong ipinapatawas ng nanay ko kasi sobrang makulit daw po talaga ako. Palagi niya akong sinasabihan na magpatabi-tabi kapag pupunta ako sa malayo, pati na sa mga mapupunong lugar. Dati ay hindi ako naniniwala hanggang sa may mangyari na nakapagkumbinsi sa akin na meron ngang mga elemento at espiritu na nakapaligid lamang sa atin na hindi nakikita ng ating mga ordinaryong mata. Mga past 9 or 10 p.m. na po noon. Lumabas ako kasi gusto kong tumambay kasama ang pinsan ko, pati na ang mga barkada kong nagigitara at nagkakantahan. Maya-maya lang, inaya ako ng pinsan ko na samahan ko siya sa may TV pavilion dito sa may region namin. Meron daw kasing ipinapakuha si Tito sa kanya sa tricycle niya. Limot ko na kung ano yun, basta gusto niya na samahan ko siya. Sa loob ng pavilion ay walang kailaw-ilaw at ang dala namin ay iisang flashlight lang. Kaya naman sabi ko sa kanya ay doon na lang ako sa gate. Siya na lang ang pumasok at hihintayin ko na lang siya. Natatakot kasi akong pumasok sa loob. Yung tricycle ng tito ko ay nakaparada sa may balete. Yung puno ng balete na yon ay malaki. Pag umaga, doon kami naglalaro. Pero hindi namin ito malapitan tuwing sasapit ang gabi. So ayun na nga po. Maliwanag naman sa kinatatayuan ko. Kasi nasa may poste ako ng ilaw sa kabilang kalsada. Kaya ang akala ko ligtas ako doon. Ilang saglit lang, may naramdaman ako na parang may tao sa likuran ko. Pagtingin ko sa baba, ay may nakita akong anino. Imposibleng anino ko yun, kasi kita ko rin yung sarili kong anino. Tumingin ako sa likuran ko, kasi inisip ko na baka isa lang yun sa mga barkada namin. Kaso pagtingin ko, walang tao. Nilibot ko pa ang paningin ko. Baka ako nagtago lang. Pero wala talagang tao. Bumalik ako sa pwesto ko. At nung muli kong tingnan yung anino, kinilabutan na ako. Sa takot ko ay tumakbo na akong pauwi. Iniwan ko na lang yung pinsan ko. Alam ko naman kasi na kaya niyang umuwi na mag-isa. And as usual, kinabukasan nun ay nagkasakit ako. Ipinatawas ulit ako ng mama ko. At sinabi nga nito na meron daw isang engkanto na napagtripan ako nung gabi na yon. Napaisip tuloy ako nun. Dapat pala sumabay na lang ako sa pinsan ko at sinamahan ko na lang siya. Hanggang dito na lang po. Ito po ang unang experience ko sa mga ganitong bagay. Maraming salamat po. God bless. Hello.
Hello po, Boss Kira. Isa po ako sa mga silent listener nyo. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang James, taga Pasig. Ang kwento ko pong ito ay tungkol sa doppelganger. Nangyari po ito nung bisperas ng birthday ko, taong 2018. Gabi po noon, mga bandang 7 or 8 p.m. na po. At magsi-CR ako. Madilim sa CR namin kasi walang ilaw. Yung pinto po ng CR namin ay mayroong butas na hugis triangle sa may bandang ibaba. So habang nagsi-CR po ako, napabaling ako ng tingin sa may butas ng pinto. At pagtingin na pagtingin ko, ay ganoon na lamang ang pagkasindak ko. Dahil mula sa butas ng pinto, ay kitang-kita ng dalawang mata ko ang kalahati ng mukha ko na nakasilip sa butas. Nakatingin ito sa akin at nakangisi ng nakakapangilabot. Ang itsura niya po ay yung parang tipong nakadapa tapos nakasilip. Ganun na ganun. Tinitigan ko po ito ng maayos. Nang matagal. Kasi inisip ko na baka namamalikmata lang ako. Pero hindi. Totoo talaga na nakita ko yung sarili ko na nakasilip sa may pinto. Kinabukasan po noon, eh birthday ko na. Hindi ako masyadong pinalalayo nila mama kasi baka daw kung anong mangyari sa akin. Naikwento ko kasi ito sa kanila. Isama ko na din po yung birthday ko last year. Bale, yung GF ko naman po ang naka-experience nito. Bumibili po siya noon sa may labas, sa tapat lang din ng street namin. Habang bumibili daw po siya, ay napatingin siya sa may pintuan namin. At doon ay nakita niya daw ako na nakasilip sa may pintuan. Kalahati lang din daw ng mukha ko yung nakita niya. Yung tipong nakasilip at parang nakatago. Dahil doon ay bigla daw siyang kinabahan. Dali-dali siyang bumalik sa bahay at pagpasok niya, ay tinanong niya agad ako kung lumabas pa ako. Sabi ko hindi, kasi andun lang ako sa kwarto, nakahiga at nagsiselfone. Sabi ko sa kanya huwag na lang siyang mag-alala, baka ako bumibisita lang. Bali yun lang po, hanggang dito na lang po, Boss Kira. Pasensya na po kung medyo magulo. First time ko lang po kasing mag-share. Salamat po and God bless. Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!